11:30, bibisita na tayo kay Talgi. Today and medyo okay na ako na nga nakapaninang madaling araw 12:38 ng umaga. Diba yung last update ko is mga 11:50 ba yun? Na 80% na siya. Nagpahinga. Kaya ngayon it's Yoshishibobo. Yoshishibobo na 10:15. So medyo okay na nakakain na ako and wala dito si baby sa room namin kasi nandun lang siya sa nursery room and mamaya dadalawin namin siya. Mga yung schedule ng dalaw is 11:30 to 12 at saka 7:30 naman ng gabi to 8. So kami lang yung pwedeng dumalaw ng asawa ko, hindi pwedeng makadalaw si Umuni kasi dahil nga sa corona dalawa lang pwede, kami lang. Supposed to be, diba, yung due date ko is November 6. So, hindi siya na ano na November 6 na lagay. Ni-schedule ako na i-admit na ako noong October 28 kahapon kasi ayaw ng doktor na medyo lalaki pa yung baby ko kasi nga baka mahirapan ako na ilabas. So, ni-schedule na ako kahapon na magpa-admit na. Pero hindi naman kalakihan si baby. 3.29 lang siya. Si Duyon dati is 3. Ayun, hindi tayo na stress. Thankful ako kasi normal, mahirap talaga mag-CS, lalo na na ano, may duyon ako, tapos mahirap maggalaw-galaw, and thankful talaga ako. Maganda dito mag-anak. Pero mas nahirapan talaga ako ngayon, no? Mas nahirapan ako ngayon na iire yung pangalawa kong anak, kasi nga, wala yung OB ko, kasi madaling araw, so off niya na ba? Na kasi yung mga nurse lang yung nandoon sa room. Iba naman talaga yung expertise ng nurse sa kaysa sa OB. Yung kay Duyon dati, diretso bira ako. Diyos ko, wala lang 2 minutes ata yun. Pero ngayon, ang dami kong ire. Saka na pumasok yung doktor, mas mabilis na pag-OB talaga kasi magaling. Magaling silang humablot. Pasensya nyo na yung mukha ko dyan malaki kasi ang dami natin mga turok-turok. Mga ino talaga sa akin kasi nga grabe ako mag-labor pain. It's 11:30, bibisita na pa kay Talgi. We are here. One eternity later. Ayan si Duyon. Open our dinner. So 5:30 natin yung dinner, ang aga, di ba? And hindi pa nakakabalik yung asawa ko. Ito naman yung ano, side dish. Masarap to. Kaya siguro paulit-ulit to kasi masarap din. And again, the Miyu cook. Ang hindi nawawalang Miyu cook. At ito, isda uli, pero ibang isda.
Tsaka kiran, itlog. Kakain na tayo ng dinner natin at nakikita niyo wala pa yung pasyenteng isa. I mean, wala pa yung asawa ko kasi nga hinat, di ba nandito kanina si Duyun, so hinatid muna sila sa bahay. And buti nila nakita ko din yung anak ko. And hindi talaga sila pwede pumasok dito ni Omuni. Kaya doon na lang kami sa baba saglit. Kung nakikita niyo, maga pa yung mukha ko, yung ilong ko. Parang mas lumaki yung ilong ko ngayon. Diyos ko. Kasi nga, di ba sa painkillers na inano din sa akin. And yun din kanina, di ba, may tinurok din sa akin na ano, vitamins yun para mas mabilis makarecover. And ngayon, medyo okay na talaga yung pangatawan ko. Dahil maaga yung dinner, 5:30, so baka magpapabili ako ng pagkain mamaya sa asawa ko. Para may makain ulit. Kain! Hindi makita yung food. Ayan, may rasyon ulit. Ano ba ito? Miyukok. Tapos ito, matamis-tamis to. Ang tawag dito, nakalimutan ko. Tapos ayan ulit. Oh. The next day. Good morning. It's 6:50 in the morning and kanina mga 6 is kinuhanan ako ng dugo. Medyo sumakit yung ano ko dito sa baba. Alam niyo na. So manghihingi na naman ako ng ano dito. Masakit eh. So maglamos muna tayo. Yung ano ko, yung partner ko. Pamukhan siya 얼마 안 됐는데 또 나와. 대박입니다, 진짜. 그러니까 그리고 안쪽에 보시면은 기모아까지 나오는데 따뜻하게 들어가요. 이게 좋은 게 뭐냐면 한겨울에 I'm done with my foods. Busog na ako. Di ko na makain yung ibang side dish. Kasi dito pa lang sa karne na busog na ako. Ayan, kakatapos ko lang kumain. It's 8:10 na ng umaga and wala pa rin yung asawa ko. Tulog pa, tinatawagan ko. So, wala, nakaas akong diaper. Tira na diaper kasi medyo makapal kasi talaga yung ano tapos. After 30 minutes, iinumin na natin yung gamot. And mamaya meron akong parang pupunta ako sa ano ba yun sa mamaya meron namang gagawin para sa akin and mamaya din pupunta na naman tayo kay Taligi bago ako kumain tumawa ako sa nurse kasi nga medyo masakit yung alamin na kung saan yung masakit kaya napa ano na naman ako nagpatusok sa puwet literal na puwet lang kasi dito talaga kasi pwede mo siyang pagpilian. It's either magpatusok ka sa puwet or inom ka ng gamot eh. Meron akong ininom na gamot kasi so para mas maganda din yung isang ano na lang, isang injection sa puwet kasi isa pang isang araw na yung pag
iinumin kasi 3 times a day yun. So, ayan, may tatlong gamot tayo. This is for breakfast, lunch, at saka dinner after 30 minutes na kumain. Ayan, pupunta tayo ngayon sa fourth floor kasi may binigay sa akin na unpapil. Pupunta daw tayo agad sa fourth floor. Baka ito na yung ano. Ano ba ito? Hindi ko din alam. Kagaling ko lang sa fourth floor, tinignan ng aking OB kung okay na ba yung tiyan ko, malinis ba, and ayun, malinis nga, hindi ko na kasi nagugulat ako kung ano yung mga ano, lalo na wala pa naman yung asawa ko, so syempre hala, go tayo sa ano, sa Korean language. Punta tayo ng fifth floor kasi magpapasuso tayo ng bata, so makikita natin si Talgi at mahawakan. Pero hindi tayo pwede ata maka-video. So, let's see. Okay, and kailangan natin naka KF94 na mask ba? Tama ba? May check. So, dito tayo ngayon sa fifth floor. And dito mamaya yung bibisita tayo. Dito. Pero dahil hindi pa oras, punta tayo dun sa mulyok. Shoot! Sa fifth floor, no? Doon din yung floor na bibisitahin yung bata. And, ayun, hindi tayo nakabibidyo doon kasi alam niya, bawal yun. And, nasitanga kami kasi apat kami nandoon. Eh, naririnig siguro ng ano, chuk-chuk. Bawal bang picture-picture kasi nga yung phone, syempre, laging natin ginagamit, diba? Eh, may mga ano-ano yan. So, ayun. And tapos yung kuko ko pa. So ayun, papunta na yung asawa ko. Sabi ko, ano, dalhin yung nail cutter. Tsaka may mga pinadala pa ako, yung napkin, tapos mask. Kailangan yung mask natin eh, KF94. So nandito na yung asawa ko at may bit-bit siya na. Ayan, meron tayong mga mask na ito, KF94. So, madami siyang bit-bit. At ang aking diaper. So, ayan. May bit-bit siyang mga mask na KF94. And medyas. Tapos, ayan. Nail cutter. Maya-maya, mga 11:30, pupunta na naman tayo doon sa nursery room para dalawin si Talgi. So, bago yan, mag-ano muna ako, tap ng aking nails. So, hindi siya lumilipad kasi meron siyang ano, baka akala niyo lumilipad yung aking kukuha.
lunch. So, diba, lagi nyo nakikita ang Miyuko bagong ano tayo. Pakardi. Ito din lagi talaga siya. One eternity later. So, hindi ko kayo na-update kanina, no. Lumipat pala kami ng 8th floor kasi yung floor namin hindi umiinit. Nagreklamo yung asawa ko eh. Yung available lang na room is yung parehas dati kay Doyon tapos yung mas high. So lumipat kami sa mas high. Kasi yung isa kasi sa baba matutulog yung asawa ko. Eh ayaw niya doon. So mamaya itutour ko kayo sa aming bagong room. Punta muna kami sa 7th floor kasi may kuyok bahal na ano bago kami lalabas kung paano yung bata, yung ganun. So punta muna kami, balik kami dun sa 7th floor kasi dun daw yung ano kuyok. Let's go. A few moments later. Masawa ko bumaba, tapos na yung kuyok. Ito yung explain lang sa amin kung ano nandito. So nandito na tayo. Wow, naka VIP kami. Social natin. Lang sa inyo yung CR nila yung so ayan merong ito nung una talaga tanga ako paano siya gamitin kaya basa ka talaga ng basa paano siya i-flush hindi ko padala yung cellphone ko nun una tapos merong emergency button dyan so yung flush ito para sa poop at saka kung lihi ka tapos lalagyan ng tissue and may pa-shower. Ayan, nandito tayo sa sofa ngayon. Lumipat kami kasi nga yung floor hindi mainit. Hindi umiinit. Malamig. And malapit, may veranda pa yon syempre, mas malamig. So, nag-worry siya sa akin na, syempre, paggabi ako lang matutulog. So, baka magkakamgi ako, eh, syempre, may baby tayo. So, bawal tayo magkalagnat, magkasipon. Si Doyon pa, may lagnat. So, inaalala din niya yung health ko. Kaya, ayun, lumipat kami dito ngayon. Ang laki niya, in fairness, pero, yun nga, hindi ba, bawal yung bisita. So, dito muna tayo upo sa ano, sofa. Wala naman, masulit natin yung sofa, no? Kasi kung ako lang, okay na sana dun. Kaso wala nang available na gano'n na room. Ang 8,000 na room. So, hindi sa nag-i-inerte. Inaano lang talaga ng asawa ko din yung health ko ba na baka magkasakit ako kasi nga malamig. Lalo na paggabi dahil winter na kasi sa Korea. This is my dinner, 5:30. Two thousand years later. Finish. One hour later. So after my dinner.
naman, hand slice. Pwede, cake ang yun, samang. Samang? Samang? Sa 7:40, so bibisitahin na naman natin ulit si Talgi. So ayun, naiwan ng asawa ko yung papel. Yung maliit, so hindi pwedeng makapasok doon. Pwede namang pumasok, pero kailangan kasi yung talaga na ipakita. So bumalik siya sa taas. So nandito kami sa... Nandito ako ngayon sa 5th floor and nasa 8th floor na kami. Kaya hintayin na lang natin siya dito. Ano ba yan? Parehas kaming tanga. So after nito, uuwi siya ng bahay. Yun nga, i-check niya si Tuyun. Tapos babalik na naman mamaya. Nandito na kami sa hotel. Waiting. So ayan, kakain ulit ako. Yung makikita niyo diyang picture, ayan, bigayan kanina dito 7:30, parang snacks ba. So hindi ko siya nakain kasi medyo busog pa ako kanina kasi nga may binili yung asawa ko na cake tsaka sushi. And nung 7:40 din, ayun, binisita ulit namin si Talgi. Tapos after that, umuwi na yung asawa ko kasi si Tuyun naman yung ano yun niya, aasikasuhin. So ayan, ayan yung lang yung routine ko dito sa hospital. Kain, tulog. 10 na, no? And nakatulog ako kanina after, diba ako lang mag-isa. So parang nagpapahinga talaga ako. Kumakain ako ng, inuubos ko talaga as much as possible yung mga foods na binibigay dito. So, sa lahat ng mga prayers niyo, thank you very much. And i-end ko na dito yung aking ganap sa hospital. And oh, pagpasensya niyo yung mukha ko dyang malaki. See you sa inyo. At yan, i-end ko na yung vlog ko dito sa journey ko dito sa hospital. After kong manganak, ano lang yung ginagawa ko. So, kain lang, kain, tulog, pahinga talaga, no? And salamat sa mga prayers, no? Anyong everyone. Saranghe, kakain na naman ako ulit. So, mamaya, babalik yung asawa ko. Siguro mga 12 yung babalik.